Hello, hello po mga kakuda. Ito na naman po ang inyong kakuda at kukuda ho tayo in a very spiritual manner. Alam niyo naman po na every Sunday is nagbabahagi po ang inyong kakuda ng salita ng Panginoon. Na sana'y samahan niyo po ako na mag-aral ng salita ng Panginoon. So this is my way para magsilbi ho sa Panginoon at magpasalamat sa kanya for all the blessings na dumating, dumadating, at darating pa. So hindi ho ako, yung mga datihan ho na nating mga kaibigan, alam na ho na nila yon na ang content ho natin every Sunday is about the Word of God. Nagbabahagi po ako ng salita ng Panginoon. So sa mga bago ho natin, na mga kaibigan, you've got a choice to skip it or hear it or watch it. Asa sa inyo po yun. Ito po yung isang way ko na sabi ko nga na pagsilbihan ng Panginoon. Dahil po sa kabutihan niya sa aking buhay. You know? So talaga sigurong hindi pa niya hinayaan na kunin ang inyong kakuda. Dahil alam niya na hindi pa tapos yung mission ko dito sa mundo. Yes, ang inyong kakuda ay rumanasan ng mga death and life, between the matter of life and death. As naniniwala ako doon na pag hindi mo pa time, hindi mo pa talaga time, at pagka hindi pa natapos yung purpose mo dito sa mundo, hindi ka pa kukunin ng Panginoon. At alam naman ho natin na someday, ibabalik natin yung hiram nating buhay. No, so this is my way how to serve the Lord, thanking Him for the salvations that He given unto me through the blood of Jesus Christ. So samahan niyo po ako na mag-aral ng salita ng Panginoon. So ang ating topic ngayon is the whole chapter of books of Matthew 24. Nabanggit ko na ho yun sa mga previous blogs ko about the rapture. Nandito na yun, may isasama na ho yun dito, rapture, tribulation, and the second coming of Jesus. So natatandaan ko po last Sunday na nasabi ko, nabanggit ko na lahat naman ho siguro tayo is naniniwala na may langit at lupa, di ho ba? May langit at impyerno, sorry. And darating yung time na someday isusuli natin yung hiram nating buhay. Kaya wala hong forever dito sa mundo. Di po ba? So, at nabanggit ko na rin nyo kung ano yung rapture. It's a way na rapture or pagdagit sa Tagalog ay isa pong paraan ng Panginoon na tayo isalba sa kanyang galit pag dumating yung time, which is that one is on His second coming. Pag binuhos niya ang pitong saan po sa Book of Revelations 16:1, nasabi niya, "Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, 'Go, pour out the seven bowls of God's wrath on the earth.'" Ito po ay pitong mangkok na galit ng Panginoon na kanya pong ipapataw dito sa mundong ibabaw. So yun kanyang pagbabalik, second coming. So I don't know kung narinig niyo na ho ba to o ngayon niyo pa lang maririnig. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kayo ho ay active sa pananampalataya o sa church niyo, as your pastor, your bishop, yung pari, kung ano yung pananaw nila sa salitang rapture, sa salitang tribulation, at kung ano ho yung paniniwala nila sa second coming, kung naniniwala ba sila na ang Panginoong Hesus ay muling babalik. Way back 2,000 years ago, alam nyo naman po na ang Panginoong Hesus ay naparito, di ba? Upang tayo tubusin sa ating kasalanan at namatay, and after 3 days, He resurrected. Upang sa ganun, bumalik ho siya sa langit at i-prepare ho yung ating mansyon. Yes, may mansyon ho tayong pinaprepare
ng Panginoong Hesus bago siya bumalik, bago niya tayo dagitin. And I will tell, ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, "In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you." So bumalik ko siya sa langit upang ihanda ang ating mga mansyon. Kung wala ho tayong mansyon dito sa lupa, pagdating ho sa langit, magkakaroon ho tayo ng mansyon. Kaya huwag ho tayong mag-alala kung hindi man ho tayo nakatira sa mansyon. Dahil pagka dinagit tayo ng Panginoon, which is the rapture, at isasama niya ho tayo sa kaharian ng Panginoon, magkakaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan at sariling mansyon ho natin. Diba? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. And then he said, "And if I go and prepare a place for you, I will come again." Siya'y babalik, "and receive you unto myself, that where I am, there you be also." So yun po, yun yung muli niyang pagbabalik. That would be in the millennial kingdom. Millennial kingdom na pag bumalik ho ang Panginoong Hesus dito, maghahari po siya kasama tayong mga mananampalataya at paghaharian natin ang buong mundo kasama niya, at iisa lang ho ang hari, which is our Lord Jesus Christ. Tatagpuan ho natin yon sa Book of Revelation chapter 20. So, unti-unti ho natin pag-aaralan para naman ho hindi ho tayo nabibigla. Siyempre sa iba, it's too much to absorb, you know, pero ito ho yung pangako ng Panginoon sa atin, na sa lahat po ng mananampalataya na ika nga niya, ang sino man na mananampalataya sa akin ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at hindi ho mapapasama sa kanyang galit. So, unti-unti ho na natin, slowly but surely, kagaya nyo rin po, isa rin po akong mag-aaral, self-study ho, of course, by the help of ika nga natin, yung mga talagang napagkakatiwala ang mga certain people, at as sabi ko nga sa inyo, wala ho akong church dito. I tried twice, but then I said to one of my friend, she invited me, twice pumunta po ako, and hindi ho nasasatisfy yung spiritual needs ko. So I asked the Lord kung paano ko siya pagsilbihan na kahit hindi ho ako nagpupunta sa simbahan. It's a good thing na magpunta ng simbahan, don't get me wrong. I'm not encouraging you to stop. Kasi ang fellowship po is napakahalaga. Di ba? But then because on my situation, sabi naman nga ng Panginoon, is kahit saan ka, pwede mo siyang purihin at pasalamatan. Whether you drink or either you are sad or happy, you have to glorify the Lord. Di ba? Wala naman mo siyang pinipilig. Wala ho siyang itinatangi. Dahil ang importante sa Panginoon is kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung ano yung motive mo kung bakit mo siya pinagsisilbihan. Kasi, honestly, hindi naman ho lahat ng nagsisimba is righteous. You can be religious but not righteous. You can be righteous but not religious. What does it mean? Magiging content ho natin yun. So, kahit saan ka, nasa bahay ka man, nasa labas ka man, nasa simbahan ka man, pwede kang magpuri, pwede kang magsilbi sa Panginoon. Kasi ang tinitignan ng Panginoon is kung ano yung nasa puso mo. Ano ba yung motibo mo kung bakit ka nagsisilba sa Kanya? Of course, andun yun dapat paniwalaan mo na no other salvation, no other way to get a salvation is through Jesus Christ only. Wala nang iba. Gusto sabi niya nga sa kanyang salita, "I am the way, the truth, and the life, and then no one comes to the Father except through me." Pero ano nga ba yung motibo mo? Bakit mo ginagawa ang isang bahay? Bakit ka nagsisimba?
Kasi we can be good. Pwede tayong maging mabuti sa mata ng tao. But what about sa mata ng Panginoon? Ano po yung nasa puso natin, di ba? So, we're going to have a lot of more topics on this. So, magkoconcentrate ko tayo sa book ng Matthew 24. So, hanggang dito lang muna. Hindi ko na matatagalin. Marami pong salamat. And have a blessed Sunday. And take care. Stay safe and stay healthy. Until then, bye for now.